Isang patay ng hagisan ng granada ang isang elf truck sa Panabo City, Davao del Norte. Iyan ang ulat ni Jason Amisola ng PTV Davao. Ganito ang sitwasyon nitong Miyerkules kagabi, Abril 24, sa Purok Pantukan 1, Barangay JP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Makikita sa video na sinusubukang buksan ng mga rescuers ang harap ng elf truck para ma-rescue ang mga sakay nito. Sa pagsubaybay ng news team, kinilala ang mga biktima na sila Loretta Abapo, 56 anyos, na residente ng Purok 2, Barangay New Opon, Magsaysay, Davao del Sur, na nasa passenger seat kasama ang kanyang anak na si Yoshiheto Abapo, 28 anyos, residente ng parehong lugar na siyang nagmamaneho sa sinasakyang truck. Ayon sa Police Regional Office 11, nagmula sa Montevista, Davao de Oro, ang dalawang biktima na namili ng stock raw materials ng rubber tree. May dalawang hindi kinilalang nakasakay na motorsiklo ang nakasuot din ng helmet, ang biglang nag-overtake at nagtapon ng hinihinalang granada na kaagad namang sumabog. Dead on arrival ang babaeng biktima habang sugatan naman ang kanyang anak. Dahil dito, naglunsad na ng hot pursuit operation ng PNP upang malaman ang katauhan at maaresto ang mga suspek. Gayon din matukoy ang motibo ng krimen. Kahit pa man nangyari ang insidente sa labas ng Davao City, ibinunyag ng Davao City Police Office na tututukan nila ang kaso. Wala magmando si City Director nato or the Regional Director nato, ang Davao City is on full alert status. But then, wala tamang kumpiyansa natin mga kapulisan nga na diha sa atong boundary. No, para kay ang ato ang gi-strengthen nato, gina-stricto nato ang kanang papasok diri sa Davao City from Panabo areas. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.